Isa sa mga pangyayaring lubusang nakapagpabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan ay ang globalisasyon. Itinuturing din ito bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng mga tao, kompanya, bansa o maging ng mga samahang pandaigdig na pinabibilis ng kalakalang panlabas at pamumuhunan sa tulong ng teknolohiya at impormasyon. May tuturing na panlipunang isyo ang globalisasyon sa pagkatuwiran nitong binago, dinabago at hinahamon ng pamumuhay at mga perennial institusyon na matagal nang naitatag. Upang higit na maunawaan ang globalisasyon bilang isang kontemporaryong isyong panlipunan, mahalagang gumamit ng mga pananaw o perspektibo sa pagsusuri nito. May limang perspektibo o pananaw tungkol sa kasaysayan at simula ng globalisasyon. Una ay ang paniniwalang ang globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa. Ang pangalawang pananaw o perspektibo ay nagsasabi na ang globalisasyon ay isang mahabang siklo ng pagbabago. Sa kabilang banda, ang pangatlong pananaw ng globalisasyon ay pinaniniwala ang may anim na wave o panahon na siyang binibigyang diin ni Thurborn. Makikita sa talahanayan ang tiyak na simula ng globalisasyon. Ayon sa ikaapat na pananaw, ang simula ng globalisasyon ay maiuugat sa espesipikong pangyayaring naganap sa kasaysayan. Ang huling pananaw o perspektibo ay nagsasaad na ang globalisasyon ay pinamanang nagsimula sa kaligitnaan ng 20th siglo. Tatlo sa mga pagbabagong naganap sa panahong ito ang sinasabing may tuwirang kinalaman sa pag-usbong ng globalisasyon. Ito ay ang una, pag-usbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang 2nd digmaang pandaigdig. Pangalawa, paglitaw ng mga multinational at transnational corporations. Pangatlo, pagsagsak ng Soviet Union at ang pagtatapos ng Cold War. Globalisasyong pang-ekonomiko. Dumako tayo sa multinational at transnational companies. Ayon sa United Nations Commission on Transnational Corporations and Investment, ang TNC o transnational companies ay tumutukoy sa mga kompanya o negosyo na tatatag ng pasilidad sa ibang bansa. Ang kanilang serbisyong pinagbibili ay batay sa pangangailangan nila. Samantala, ang MNC o multinational companies ay ang pangkalahatang katawagan na tumutukoy sa mga namumuhunang kompanya sa ibang bansa, ngunit ang mga produkto o serbisyong pinagbibili nito ay hindi nakabatay sa pangangailangan lokal ng pamilya. Malaki ang implikasyon ng pag-usbong ng mga multinational o transnational corporations sa isang bansa. Ilan sa mga ito ay ang pagdami ng mga produkto at serbisyong papagpipilian ng mga mamimili na nagtutulak naman sa pagkakaroon ng kompetisyon sa pamilihan na sa kalaunan ay napapababa ng halaga ng mga nabanggit na produkto. May tuturing itong pakinabang sa mga mamimili. Bukod dito, nakalilikha rin ito ng mga trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Ngunit, kaakibat ng magandang epekto nito ay ang mga suliraning nakaaapekto sa maraming bilang ng mga Pilipino. Isa na rito ang paggalugi ng mga lokal na namumuhunan dahil sa hindi patos na kompetisyong dala ng mga multinational at transnational corporations na may napakalaking puhunan. Malaki rin ang kakayahan ng mga ito na maimpluwensyahan ang polisiya na ipinatutupad ng pamahalaan ng iba't ibang bansa tulad ng pagpapababa ng buwis, pagbibigay ng tulong pinansyal, at maging ang pagpapagaan ng mga batas patungkol sa paggawa at outsourcing sa pagkuha ng isang kumpanya ng serbisyo mula sa isang kumpanya na may kaukulang bayad. Pangunahing layunin nito na mapagaan ang gawain ng isang kumpanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. Maaaring uriin ang outsourcing batay sa uri ng binibigay na serbisyo tulad ng business process outsourcing na tumutugon sa prosesong pangnegosyo ng isang kumpanya. Nariyan din ang knowledge process outsourcing na nakatuon sa mga gawaing nangangailangan ng mataas na antas ng kaalamang teknikal tulad ng pananaliksik, pagsusuri ng impormasyon at serbisyong legal.
kung gagawin namang batayan ang layo o distansya na pinagmumulan ng kumpanyang siyang nagbibigay ng serbisyo o produkto, maaaring uriin ang mga ito sa sumusunod. Una, offshoring. Pagkuha ng bayad o serbisyo ng isang kumpanya mula sa ibang bansa na naniningil ng mas mababang bayad. Ikalawa, nearshoring. Tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo mula sa kumpanya sa kalapit na bansa. Ikatlo, onshoring. Tinatawag ding domestic outsourcing na nangangahulugan ang pagkuha ng serbisyo sa isang kumpanyang mula din sa loob ng bansa na nagbubunga ng higit na mababang gastusin sa operasyon. Malaki ang naitulong ng industriyang ito sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Naging daan din ito sa pagkakaroon ng karagdagang kita sa maraming mga Pilipino na nagbunsod naman ang pagkakaroon ng surplus budget na nailagak sa mga institusyong pinansyal bilang savings o investment. OFW o Overseas Filipino Workers bilang manifestasyon ng globalisasyon. Kung mayroon mang isang buhay na manifestasyon ng globalisasyon sa ating bansa, ito ay ang mga manggagawang Pilipino na nangingibang bayan upang magtrabaho o maghanap buhay. Ang pangingibang bayan ng mga manggagawang Pilipino ay nagsimula sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang panandali ang tugon sa budget deficit ng kanyang administrasyon. Naging matagumpay ang stopgap measure na ito. Nung makita ng pamahalaan ng malaking kapakinabang ang makukuha dito ay pinagtitimpa ang pagpadala ng mga manggagawa sa ibang bansa. Kaya naman na papatuloy ito hanggang sa kasalukuyan. Globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural. Hindi lamang sa ekonomiya makikita ang manifestasyon ng globalisasyon. Mababanaab din ito sa aspekto teknolohikal at sosyo-kultural ng mga bansa sa daigdig. Nakatutulong ang teknolohiya sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga tao. Sa paggamit nito, mabilis na nakahihingi ng tulong sa panahon ng pangangailangan tulad ng kalamidad. Isa rin dito ang mabilis na transaksyon sa pagitan ng mga tao. Ang pagbabagong dinala ng computer at internet sa nakararami ay nakaagapay sa pagbibigay ng iba't ibang uri ng paglilingkod tulad ng email. Kaugnay sa pagdami ng mobile phones at computer ay ang mabilis na pagdaloy ng mga ideya at konsepto patungo sa iba't ibang panig ng mundo dahil ang mga ito ay nasa digitalized form. Ang bakas ng impluwensya ng mga kultura ng ibang bansa sa Pilipinas ay makikita sa pananamit, pagsasalita at pakikisalamuhan ng maraming kabataang Pilipino sa kasalukuyan. Kaalinsabay ng pag-usbong ng mga social networking sites tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at MySpace ay ang pagbibigay kakanyahan sa mga ordinaryong mamamayan na pahayag ang kanyang saloobin at ibang pagsao sa PIN. Netizen ang terminong ginagamit sa mga taong gumagamit ng social networking sites bilang medium o entablado ng pagmamahayag. May tuturing silang prosumers na nangangahulugan ng pag-consume ng isang bagay o ideya habang nagpa-produce ng bagong ideya. Sa kabila ng mga positibong na idudulot, kaakibat din ito ang mga suliraning may kinalaman sa pagkalat ng iba't ibang mga computer viruses at spam na sumisira ng electronic files at minsan ay nagiging sanhi ng pagkalugi ng mga namumuno. Bukod dito, nagkakaroon din ng mga pagkakataon na makagawa ng intellectual dishonesty dahil sa madaling pag-copy and paste ng mga informasyon mula sa internet. Huwag din kalilimutan kasabay ng paglaganap ng globalisasyong ekonomika at sosyo-kultural ay ang paglakas ng globalisasyong politikal. Globalisasyong politikal na may tuturing ang mabilisang ugnayan sa pagitan ng mga bansa, samahang rehiyonal at maging ng pandaigdigang organisasyon na kinakatawan ng kani-kanilang pamahalaan. Ang mga sunduang bilateral at multilateral sa pagitan ng mga bansa ay nagbigay daan sa epektibo at epesyenteng ugnay ng mga bansa na nagdulot naman ng mabilis na palitan ng mga produkto, ideya, kahusayang teknikal at maging ng migrasyon ng kani-kanilang mamamayan. Kaugnay sa globalisasyong politikal ay ang gampanin ng mga pandaigdigang institusyon sa pamamahalan ng mga bansa. May magandang dulot ang globalisasyong politikal kung alayunin nito ay tulungan ng mga bansa upang higit na maisakatuparan ng mga programa at proyektong mag-aangat sa pamumuhay ng mga mamamayan nito, ngunit maaari rin itong maging salgabal sa pag-unlad ng isang bansa kung ang kanilang interes ang bibigyang pansin.
pagharap sa hamon ng globalisasyon. Hindi mapasusubalian ang impluwensya ng globalisasyon sa buhay ng tao. Nagdala ito ng mga pagbabagong nagpabuti sa ilang aspeto ng ating buhay, ngunit kalakip din ito ang mga suliran ng kailangang harapin at bigyang katugunan. Narito ang ilang solusyon sa pagharap ng hamon ng globalisasyon na isinasakatuparan sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Una, ang guided globalization. Ito ay tumutukoy sa pakikialam ng pamahalaan sa kalakalang panlabas na naglalayong hikayatin ang mga lokal na namumuhunan at bigyang proteksyon ang mga ito upang makasabay sa kompetisyon laban sa malalaking dayuhang negosyante. Ikalawa, patas o pantay na kalakalan o fair trade. Ayon sa International Fair Trade Association, ito ay tumutukoy sa pangangalaga sa panlipunan, pang-ekonomiko at pampolitikal na kalagayan ng maliliit na namumuhunan. Para naman sa pananaw ng neoliberalismo, ang fair trade ay nangangahulugan ng higit na moral at patas na pang-ekonomiyang sistema sa daigdig. Layunin nito na mapanatili ang tamang proseso o presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng bukas na negosasyon sa pagitan ng mga bumibili at nagbibili. Pagtulong sa bottom billion, may mahalagang papel ang mauunlad na bansa sa pag-alay o pag-alalay sa tinaguriang bottom billion. Ngunit ang tulong pinansyal ng mayayamang bansa tulad ng Germany, Japan, France at Italy ay sinasabing hindi sapat kung hindi magkakaroon ng mga programa at batas na tutugon sa mga suliraning ito. Partikular dito ang pagbabago ng sistema ng pamamahala na malaki ang kinalaman sa paghihirap ng mga mamamayan nito.